Hi Taurus, ito po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Check po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw ng Sabado. This is for you, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy po ni Taurus, Spirit Guide. Meron tayo ditong 3 of Wands. So very hopeful ka dito. Pwedeng meron kang hinihintay. You are waiting for something, Taurus, ngayong araw na mag-materialize. Check natin yung iyong career. Career po ni Taurus, Spirit Guide. Kamusta po? Meron tayo ditong 7 of Pentacles. So maybe ito yung hinihintay mo. Kung yung iba po sa inyo, nag-apply kayo ng trabaho. So pwedeng naghihintay na lang kayo ng call dito. So parang ipa-finalize na lang siya and signing of contract na yung iba po sa inyo. Pero kung kayo naman po ay nagtatrabaho na, so medyo naiinip kayo dito, pwedeng ang hinihintay nyo is yung, pwedeng naghihintay pa rin kayo ng sweldo ninyo. Ayan, baka di nyo pa po nare-receive. Yung iba naman ay, pwede kasi na iba yung araw ng swelduhan ninyo. Meron naman po dito, parang hinihintay nyo na yung next na payment. Okay, yung next na payday. Ayan, so medyo na, siguro na ano na kayo dito. Na-frustrate na kayo, ganyan, hindi kayo inspired magtrabaho dahil hinihintay nyo na nga yung inyong ano, pera. Doon na nakafocus yung inyong attention. Pero kasi, wag mo pabayaan yung trabaho mo dito. Taurus, ayan. Tignan mo ding mabuti, sinasabi ni Universe, bago mo ipasa yung trabaho mo, bago mo sabihin na finish ka na, i-double check mo. Kasi baka mamaya meron ka ditong hindi nakita, hindi napansin na mali. Diba okay na ikaw yung makapansin ng mali kesa mapansin pa yan ng boss mo. So mas mahihirapan ka. Finances po ni Taurus ngayong araw, Spirit Guide, meron tayo ditong The Devil. So medyo hindi ito maganda, actually hindi talaga ito maganda. Maaring meron ditong mga tao sa paligid mo na hinihingan ka na Taurus ng sustento. Yan yung nakikita ko dito. Pwedeng hindi mo naman talaga sila obligasyon, or sabihin natin na pwedeng pinasa lang sa'yo yung obligasyon na to. Ganyan, kaya parang nahihirapan ka dito. Actually, hindi ka makawala sa mga obligations na to. Pwedeng yung iba, Taurus, meron na kayong asawa, pero nag-susustento pa rin kayo sa inyong extended family, which is nasasanay kasi parang nai-spoiled po ninyo. Ganyan. So, dapat limitahan nyo lang yan. Dapat ang priority ninyo is yung inyong immediate family. Okay, yung family nyo talaga na binuo. Yun po. Pwede rin naman na ito yung gagastusan nyo ng pera nyo ngayon is luho. Kaya tipid-tipid din, Taurus. Check natin yung iyong business. Meron tayo ditong The Hanged Man. So, parang hindi rin kayo happy dito sa inyong kinikita or sa inyong kikitain ngayong araw. So, mag-isip po kayo ng... Magplano kayo dito. Mag-isip kayo nang pwede po ninyong gawin para mas pataas pa yung sales ng inyong negosyo. Kailangan nyo po ng bagong approach dito. Pwedeng kailangan sumabay kayo sa trend ngayon, Taurus. Baka yun yung nakakalimutan ninyo. Diba parang sabi natin yung sa Nokia na company. Wala nga silang ginawang mali. Pero kasi hindi sila naging innovative. Hindi, parang alam mo yun, nawala yung dynamics dun sa negosyo nila, hindi sila sumabay sa uso. 'Di ba? Hindi sila sumabay sa trend. 'Yun yung pagkakamali nila. So, 'wag 'yun yung gawin niyo. Okay, sumabay kayo sa trend and isip kayo lagi ng mga pakulo pagdating dito sa business ninyo. Lalo na kung alam niyo na hindi siya pumipick up or mahina yung pick up this week, this month. Love life po ni Taurus, Spirit Guide. Kamusta po ang love life ni Taurus? Meron tayo ditong 5 of Cups. So, meron kayo dito mga panghihinayang. Pwedeng meron kayong tinatago na feelings. So, pwede rin na nanghihinayang kayo dito sa relationship na natapos na.
Pwede rin na may away kayo ng person mo. Some of you gusto nyo makipag-reconnect sa mga tao from your past. Worth it pa ba, Taurus? Tanungin mo yung sarili mo. Kasi baka mamaya, diba, nasayang na nga to. Baka may nagawa na to sa yung hindi maganda yung mga taong to. And ito, yet, yung mga tao na ready na tanggapin ka, na mahal ka pagdating dito, is binabaliwala mo. Minsan ganyan tayo, tinitake for granted natin yung mga tao na nasa paligid natin. Or nasa, hindi nasa paligid, nasa harapan natin. Pwedeng ganun yung ginagawa mo, or baliktad, ikaw naman yung binabaliwala ng person mo. So, tanungin mo yung sarili mo, worth it pa ba na paglaban yung relationship na to, or i-give up na lang. So, yan po yung mensahe sa'yo. Maraming salamat, and see you again on my next video. Bye-bye po, and more blessings to come. Hi Virgo, ito po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Check po natin kung ano yung mensahe sa'yo ngayong araw ng Sabado. Mensahe po natin, Spirit Guide. Energy, strength, nagpapakatatag dito si Virgo. Nagpapalakas. Pwede po nakaka-recover nyo lang sa inyong sakit. Kung nagkasakit man po kayo. So, alagaan ang sarili. Pwede rin na pinapalakas nyo yung loob nyo. The world, pagdating sa trabaho. So, madaming trabaho ngayon. Pwede rin po ako naghahanap naman kayo ng trabaho. Madaming opportunity sa inyo outside our country. So, sa abroad siya. Pwede rin na merong mga companies dito. Virgo na pinag-aagawan ka. Yan. Or baka mga foreigner yung kadil mo dito sa career mo. Baka yung mga boss mo or yung mga kliyente po ninyo. So maybe meron dito call center agent. And international yung ano ninyo, linya. Pagdating sa kaperahan, meron po tayong 10 of Sword. So, medyo hindi yan maganda. Actually, hindi talaga yan maganda. Pwedeng bagsak po yung inyong pera ngayon. Kaya iba sa inyo, nagpapalakas kayo. Pwede naman na kung nagkasakit po kayo, napakalaki ng nagastos ninyo dito sa inyong hospital bills. Ayan. So, medyo nahihirapan pa kayong makabangon dito ngayon. Still, meron kasi kayong pinagkakagastasan or madami kayong pinagkakagastasan, di ba? Kasi kung kakagaling nyo lang, meron pa din yung mga follow-up check-up, meron pa rin kayong iniinom na gamot. Check naman natin yung iyong business. Kamusta naman po yung business ni Virgo Spirit Guide? Meron tayo ditong The Lovers. Maganda naman po yung business mo. Kung kayo po ay nagkasakit, ito, meron pa rin talagang umaasikaso dito sa business ninyo. So, yung taong to, mapagkakatiwalaan mo talaga siya. Could be asawa mo to, or pwede rin na family members mo, or business partner mo lang talaga siya. Ayan, pwedeng best friend mo. So, maganda po yung business nyo ngayon, yung takbo ng business ninyo, kasi naaalagaan naman siya. Check po natin pagdating naman sa love life mo. Kamusta naman po yung love life ni Virgo Spirit Guide? Kamusta po ang love life ni Virgo? Meron tayo ditong The Sun. So, nandun naman yung support pagdating dito sa inyong love life. Kung kayo po ay single, happily single naman kayo. Diba? Hindi naman kayo nalulungkot. Though, siguro may mga times na parang gusto mo nang makipagrelasyon. Kaya lang kasi, baka wala naman dumarating, ganyan. So, ano lang kayo, enjoy nyo lang yung pagiging single ninyo. Actually, mas masarap pa nga yan eh, dahil wala kayong problema. Walang sakit ng ulo. Diba? Nagagawa nyo yung mga gusto nyo. And, para naman po sa mga in a relationship. So, very clear na sa person mo. Are very clear din sa'yo. Actually, tanggap ka naman po ng family niya or ganun din siya sa family mo. Ayan, pwedeng meron dito nagpaplano na po. Or kung ano man yung decision ng person mo, ng karelasyon mo, is parang susuportahan mo siya. Ayun, you have each other's back, Virgo. At pagdating naman po sa mga mag-asawa, ayan, yung ano ninyo, ball of happiness ninyo, or basta yung happiness ninyo is yung inyong mga anak.
pwedeng may achievement po yung anak mo ngayon sa school or kung ano man tong achievement niya, pwede kasi toddler pa lang po yung anak ninyo. So parang meron siyang bagong natutunan and ang saya-saya po ninyo ngayon. Pwede rin na siya to, yung baka siya yung nagkasakit. So kaya ito, naka-recover na siya, masaya na siya ngayon. Nagiging healthy na talaga siya. So nababawasan na po yung inyong mga problemang mag-asawa. Yan lang po yung mensahe sa inyo. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye, Virgo! Hi, Capricorn! Ito naman po yung mensahe sa iyo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Check po natin kung ano ang main energy mo ngayong araw. This is for you, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Capricorn, ano po yung iyong main energy? Main energy po ni Capricorn, meron tayo ditong 5 of Pentacles. So medyo parang tinatamad kayong kumilos ngayon. Para bang wala kayong gana. Yan yung nafe-feel ninyo ngayong araw or yan yung energy ninyo. Pwede rin po na medyo hirap kayo ngayon sa pera. Kaya ayun, kaya siguro masakit ulo ninyo, Capricorn. Check natin yung iyong career. Meron tayo ditong The Sun. So pagdating naman po sa inyong career, hindi nyo naman talaga siya pinapabayaan. Masaya po kayo sa inyong ginagawa. Tsaka madami din kasing nakasuporta sa inyo. Ayan, so siguro nagsusuportahan kayo ng inyong mga katrabaho. So parang walang lamangan, ganyan. Tsaka parang ikaw din yung nagpapagaan ng aura dyan sa inyong trabaho. Meron po tayo ditong 6 of Cups pagdating naman sa inyong finances. So maganda din naman po yung finances ninyo. At marami din kayong gastos, lalo na po kung meron kayong mga anak. Ayan. Pwede po na may bibilin kayo dito or may re-regaluhan kayo ngayong araw, Capricorn. So yes, may gastos pa rin talaga. Oo, puro gastos nga talaga, Capricorn. Check po natin yung inyong business. Business po ni Capricorn, Spirit Guide. Kamusta naman po ngayong araw? Meron tayo ditong 8 of Cups. So may pag-travel po kayo dito ngayon. Maaaring yung mga lumang stocks ninyo dyan sa inyong negosyo, sa inyong tindahan, is ipo-pull out nyo na po. Kasi pwede syempre makasama yan sa inyo at makasama din yan sa makakabili. So parang pwede rin naman na i-check ninyo yung inyong mga stocks ngayon. So parang ang daming masasayang dito. Oo. So parang yung iba sa inyo parang may pagkalugi na nakikita ako dito, Capricorn. Kaya din siguro tinatamad kayo ngayon. Kasi ang dami din pong hindi nagbabayad sa inyo. Ayan, pwede naman ngayong araw sisingilin nyo yung mga hindi nagbabayad sa inyo. Ayan, yung mga nangutang po sa inyo dito sa business ninyo. Kasi hindi gumagalaw yung business mo. Feeling stuck tuloy siya dito. Kasi mga hindi nga nagbabayad. So, wag po kayo magpautang, Capricorn, para hindi rin kayo mahirapan. Check po natin yung iyong love life. Love life po ni Capricorn, Spirit Guide. Kamusta po ang love life ni Capricorn? Meron po tayo ditong Queen of Wands. So, maaaring kung kayo po yung babae, kayo yung nagdadala dito sa relationship ninyo. Medyo naiinip ka sa person mo. Ayan, pwede rin po na wala naman akong inggit na nararamdaman dito. I mean, hindi naman naiinggit sa'yo yung person mo. Kung hindi, actually nakikita ko dito nga tinutulungan mo pa siya. Kaya lang kasi parang yung person mo ayaw niyang tulungan yung sarili niya. Though, madami siyang pangarap pero wala naman siyang ginagawa para matupad yung mga pangarap niya. So siguro yun yung kinakainis mo sa person mo, Capricorn. Kasi puro lang siya pangarap, di naman niya ginagawa ng action. While ikaw naman dito, mag-fulfilled ka naman sa kung ano yung mayroon ka pagdating dito sa career mo. Ayan, masaya ka din naman sa love life mo. Yun nga lang talaga, maaring ikaw talaga yung nagdadala sa relationship ninyo ngayon. So magiging happy ka naman, pwedeng may pa-surprise sa'yo yung person mo. Baka anniversary ninyo ngayon. Ayan, may marireceive ka na message sa kanya. Yan lang po, maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come.